Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating weather update para po dito sa minomonitor natin na low pressure area. Ngayon nga po as of 3 a.m., ito nga pong low pressure area ay namataan natin yung pinakasentro nito, no? Dito nga po sa may western section ng southern Luzon. At ito nga po, no, ayon sa ating advanced weather forecast, ay may posibilidad nga na ito po ay mag-curve papunta po dito sa extreme northern Luzon at lalabas po yan sa ating Philippine Area of Responsibility sa January 30 ng hapon. At kung mapapansin natin, ano, ito naman po ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo habang nasa loob ng ating bansa. At umiiral pa rin sa atin, ano, yung ating shear line. Yan po ay nakaka-apekto sa malaking bahagi ng northern Luzon at sa extreme northern Luzon. Kaya may mga posibilidad po tayo mga pag-ulan dyan. At yung Easterlies naman po, no, ay nakaka-apekto sa may Metro Manila, sa may Bicol Region, maging sa Visayas at Mindanao. Asana po natin yung malinsangang panahon na mararanasan sa mga nasabing probinsya. At sa may Palawan naman, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. May mga posibilidad lang po tayong isolated rain shower. Check naman natin yung ating satellite image kung saan nga yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. So kung mapapansin nga natin, no, dito nga po sa may Batanes ay makakaranas po tayo ng mga posibilidad na pag-ulan dahil sa shear line. At dito po sa may Tugigaraw, Ilocos Norte, Ilocos Sur. At maging dito po sa may Baguio, sa may Isabela, at sa may Cagayan Valley, makakaranas po tayo dyan ng mga pag-ulan. At ito naman nga po makikita natin sa may Metro Manila, Bicol Region, Visayas, at maging Mindanao, makakaranas naman tayo dyan ng malinsangang panahon at yung ating localized thunderstorm. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa Puerto Princesa, Palawan. Wala naman tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan na posibleng makaapekto sa Palawan. Check naman natin, ano, itong ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga natin, by January 30, ito nga pong low pressure area ay palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makikita po natin, ano, dahil sa shear line, ay makakaranas po tayo dyan ng mga pag-ulan. At pagdating ng January 31, ito nga po ay malayo na sa ating far line at muling bubugso ang ating northeast monsoon at mararanasan po yan dito sa may northern Luzon, extreme northern Luzon, at yung shear line ay makaka-apekto sa may Bicol Region. By February 1, makikita naman po natin, ano, na bahagyang lalakas itong amihan at yung ating shear line ay aabot po yan hanggang sa may Visayas. Pagdating ng February 2, tuloy-tuloy po ang makakaranas ng pag-ulan itong Visayas at Bicol Region. Then pagdating po ng February 3, nakikita naman po natin, ano, na tuloy-tuloy pa rin po ang makakaranas ng pag-ulan ang Visayas, Bicol Region at maging Mindanao at wala naman tayong inaasahan na namang sama ng panahon na mamumuo dito sa loob at labas ng ating bansa. By February 4, mapapansin na nga po natin na tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan itong Visayas at sa Mindanao. Makikita natin, ano, may mga malalakas na posibleng pag-ulan tayong maranasan. By February 5, makikita natin tuloy-tuloy po makakaranas po ng pag-ulan ng Visayas area, Mindanao at maging sa Palawan, makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan. By February 6, makikita natin na tuloy-tuloy nga po nakakaranas ng pag-ulan ng malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 7, mapapansin nga po natin, no, wala pa rin naman pong sama ng panahon na bubuo sa loob at labas ng ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data para po sa minomonitor natin mga weather system. Inuulit po natin, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Since mahaba ang ating advanced weather forecast, ito po ay malaki pa rin ang tsansa na magbago po yung mga nakikita natin sa ngayon dito sa ating advanced weather forecast. Kaya araw-araw po tayong manatiling nakatutok sa ating advanced weather forecast para makita po natin yung mga pagbabago sa mga weather system na ating minomonitor. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.
non-profit, educational or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note to copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.